Sakit ang ano? Yung amoy? Sakit sa mata? Oo. Oh. Alam kong paano nila ginawa ng review to. Kung naging honest ba sila. Medyo masakit siya sa ilong. Tapos yung mata ko medyo naluluha-luha na. Medyo sumasakit yung lalamunan ko. Oh my God, sumasakit yung lalamunan ko. Hi guys! This is Jean and welcome again to my channel. For this video is gagamitin ko or itatry ko itong Eye Care Brazilian Blowout with Collagen and Argan Oil. So ito nabili ko siya sa friend ko na online seller. And actually, dalawa kaming gagamit nito. Ako at saka si Marlene kasi pareho ng dry yung hair namin. Yung nag-bleach, nag-color, and then now, yung resulta ng hair namin is para na siyang walis tambo, dry at ang hirap suklayin. Hirap suklayin ang buhok natin kahit na nag-conditioner tayo. Dito natin makikita kung totoo ba talaga yung sinasabi nila na nakakaganda to ng hair. Kasi sa FB, ang ganda ng post nila eh. Like, after nilang gumamit nito, ang ganda, soft na daw ng hair nila. Hindi ko sasabihin na maganda siya, lalo na friend ko yung nagbebenta nito. No, gusto ko siyang itry para malaman ko sa sarili ko kung totoong effective ba talaga to. So, dalawa kami ni Marlene ang gagamit. Ako at saka siya. Kay Marlene naman, since mahaba yung hair niya, and isa lang tong binili niya, side kami naputulin yung hair niya ng isang dangkal. Kasi nga, baka mamaya kasi, hindi namin makita yung nang maganda yung effect sa kanya kasi nga masyadong mahaba yung hair niya. So, nag-sacrifice siya. Pinutulan niya ng isang dangkal yung hair niya para magkasya tong ano na to, isang bote. So, sa akin, I guess, ano, kasya na sa akin ito, isang bote na to. Basahin ko muna sa inyo yung direction niya kung paano siya gamitin. Para may idea kayo, kahit na hindi niyo pa na nakikita yung procedure. Step 1, shampoo. So, shampoo niyo muna yung hair niyo. Shampoo your hair twice. Then, rinse thoroughly. So, twice niyo daw siya shampoohin. Then, step 2, dry it out. Remove excess moisture using towel, then blow dry your hair. So, importante na pagkatapos nyo mag-shampoo, is patuyuin nyo na maigi yung hair nyo using blow dry. Kung wala kayong blow dry, pwedeng electric fan, or di kaya, wag talagang itawel nyo talaga na maigi yung hair nyo, and then pwedeng yung air dry, ganun. Step 3 is the application. Lightly dust solution and comb it through hair. Working from root to end. Wait 30 minutes to 1 hour. So, ganito siya. Kunyari, na-dry na yung hair nyo after nyo mag-shampoo, diba? Ilalagay nyo na yung itong product na to sa hair nyo from roots to end. Ito nyo may apply itong isang bote na to sa hair nyo. Mag-wait kayo ng 30 to 1 hour na nakababad lang yung solution na to sa hair nyo. Then after that, i-blow dry nyo na. So, napaka-importante na mayroon kayong blow dry. So, maswerte ako at meron ako nun. The solution should not be rinsed off. So, after nyo i-apply sa hair nyo at mag-wait kayo ng 30 to 1 hour, hindi nyo i-rinse off yung solution na to. Blow dry your hair as sleek and smooth as possible and 100% dry. Diba, nag-wait na kayo ng 30 to 1 hour. After that, i-blow dry nyo ulit yung hair nyo. Dapat dry na talaga siya. Yung as ina-absorb na ng buhok yung gamot. Step 5 is yung flat iron. This seals the product onto the hair. Flat iron hair from root to end. Step 6 is rinsing, pagbabanlaw. Hair should be rinsed off using conditioner after 3 days. So, after nyo ma-plancha yung buhok nyo, is hindi nyo siya babanlawan for 3 days. So, 3 days kayong hindi magpabanlaw. Pwedeng maligo, pero wag nyo munang babasain yung hair nyo for 3 days. So, tiis ganda lang muna mga sis. And after 3 days, pwede nyo na siyang banlawan, pero wag nyo siya shampoohin, conditioner lang daw. So for now, dito na kami ngayon sa step 1. Step 1 is, maliligo kami, isa-shampoo namin yung hair namin ng 2 beses. So, mukha lang akong may ligo, pero wala pa talaga akong ligo. So, bye-bye! Maliligo lang kami ni Marlene. 1 eternity later. So, ito na nga, kakatapos ko lang maligo. And, na-shampoo ko na siya ng 2 beses. And now, mag-blow dry na ako. Kung napapansin nyo, walang cup yung blow dry ko. Kasi nga, natanggal siya and nawala. Hindi ko na makita kung saan mo siya napalok na punta dito sa bahay. And after ko mag-blow dry, si Marlene naman yung susunod na gagamit nito. So, bye-bye muna. Babalikan ko kayo mamaya pagkatapos ko mag-blow dry. Kita ko lang sa inyo yung buhok ni Marlene. So, ganito siya kalala. Sobrang hirap suklayin. Pero maski may conditioner, hindi pa rin nga ganito ka. Hindi pa rin siya ganun kadaling suklayin eh. Sobrang struggle talaga. Yung tipong malilate na siya, hindi pa rin niya naayos yung hair niya.
So, titingnan natin kung gaano ka-effective ito sa kanya. Sa akin kasi, hindi naman ganito katigas yung hair ko. Si Marley naman yung magbo-blow dry. Hi! So, tapos na kami mag-blow dry. So, ito yung hair ko. Ito yung hair muna di pala ni Marlene. So, talikod ka, Marlene. Ayan, sobrang dry. Grabe. So, kitang-kita nyo kung gano'ng kadamage yung hair namin. So, this is my hair. Well, nice. Nakikita mo yung akin? Yeah. Ayan, yan. Yan yung hair ko, guys. So, sana makatulong si eye care. Ang next natin gagawin is application ng eye care solution. So, mukha ko ng lalagyan. So, si Marlene muna yung una kong a-applyan ng solution. Amoy vitamins. Parang alam mo, baby ka? Parang tempra ba yun? Parang ganun. Basta something na vitamins na cherry. Oh. Ganun yung amoy niya. Pero strawberry yung nakalagay dito eh. Ayun, pero parang cherry siya, hindi siya strawberry. Pero mabango siya, hindi siya yung parang amoy. Sweet nung amoy. Hindi siya yung parang amoy salon na nasakit sa ilong. Mabango. Andali. Ay! Sorry. Parang gusto ko kamayin na lang. Tapos saka natin i-comb. Kasi piling ko mas madi-distribute natin pag kamay ang ginamit. Pero may nabasa ako na pag kamay yung ginamit nila, medyo nalulukot yung kamay. Pero pag naman daw nagbanlaw na, okay naman. Babalik naman sa dati. May konting lukot effect lang. Sige yung ulo ko po, sa amoy. Parang matapang siya. Matapang? Sakit sa mata? Oo. Oh. Ay, talaga? Oh, really? Parang naaano yung mata ko eh. Nahihilam? Ang sakit sa mata. Talaga. Hindi naman ako naaano. Kahit na nasa harap ako. Sana talaga maganda to. Sakit sa talaga sa mata? So, ang reaction kay Marlene is masakit daw sa mata. Pero sa akin, wala naman akong nararamdaman. Tapos na si Marlene. Pakita mo yung likod mo. Ayan o. Ayan, na-distribute ko na yung buong gamot. Tsaka mukha ko may iyak kasi yung sakit iyak sa mata. Siya. May effect daw sa mata. Oh, para kasi ang tapang. My turn naman. Kasi ibibilang ko na. Oh, hindi siya sa mata. Ngayon ko lang na ano. Ngayon ko lang nararamdaman yung effect. Yung baby ko pinalabas ko muna kasi parang nararamdaman ko na yung effect niya sa mata. Ang sakit nga. Nanonood sa ilong. Yung iba, hindi ko alam kung paano nila ginawa ng review to. Kung naging honest ba sila. Pero sa akin talaga, ito yung ikukwento ko na na-experience ko dito sa product na to. Medyo masakit siya sa ilong. Tapos yung mata ko medyo naluluha-luha na. Kala ko walang ganong effect. Ayun o. Naluluha ako. And medyo sumasakit yung lalamunan ko. Oh my God, sumasakit yung lalamunan ko. Masakot ang lalamunan ko. Maghihintay na ako ng 1 hour and then magbo-blow, pag na-dry na siya, ibo-blow dry ko na siya. Hindi ko na kaya, parang ang sakit talaga sa lalamunan. Bye-bye muna. Okay, update sa hair namin. Lagpas na siya 1 hour pero basa-basa pa din. Yeah. Siguro mag-wait pa kami ng another 20 minutes then after that ibo-blow dry na namin siya para totally mag-dry na talaga siya. Tsaka masakit pa rin sa mata. Effect pa din. Hindi na masakit yung lalamunan ko kanina lang yon nung habang ina-apply ko siya sa hair ko. Sobrang sakit. Hindi naman sobrang sakit pero nakakataranta kasi feeling ko baka mamaya allergic reaction tapos yung mata. So, papatayuin pa namin to ng konti. Siguro mga 20 minutes pa. And then, mag-blow dry na kami. Bye!
di na namin kinaya, masakit talaga siya sa ilong. So, naggamit na kami ng doble-dobling face mask. Yeah, dalawa din. And mag-blow dry na kami ng hair. Matagal niyang matuyo. Inabot kami ng mga ano, ng mga 2 hours mahigit. Pero hindi pa rin siya natutuyo. So, I guess dapat talaga i-blow dry siya. Mata. Ang sakit sa mata. No, nga, hindi sa mata. Hindi sa mata. Iinom muna kami ng tubig kasi ang sakit sa lamuna, parang nakadry siya. Pag na nahahanginan, masakit pa din sa mata, masakit sa ilong, masakit sa lalamunan. So, medyo nagpapanik kami. Sana normal lang siya at sana hindi talaga siya, hindi siya nakakasama sa amin kasi medyo nakakatakot. Pero ito na, i-blow dry na ako ni Marlene. Para totally ma-dry na yung aking hair. After ma-blow dry ng hair and pag dry na talaga siya, that's the perfect time na mag-flat iron na tayo ng hair natin. Siyempre, maganda. Bagong plan siya eh. Hindi pa ito yung finished product, ha? Kaya, may iba kasi pinagmamalaki na kagad nila na ito na, nagbabrazilian ka na. Tapos, ano, 150 lang. Pero ang totoo, hindi pa naman kasi tapos. Yeah. Maghihintay pa tayo ng 3 days. So, it's my turn na. Maraming. Diba? One eternity later. Tapos na kami mag-plan siya ni Marlene. And ito na yung tsura ng buhok namin pagkatapos plan siyahin. So ito yung kanya. Ito yung akin. So, syempre, so nakikita niyo ngayon, maganda siya. Kasi naka-plan siya lang eh. Pero yung pinaka-result nito is makikita pa after 3 days na banlawan. So sana, after 3 days is maganda pa din siya. Yung parang pinlan siya pa din. So, yun yung in-expect namin mangyari. So, kung ano man yung magiging result nito, good luck sa ating dalawa. Yeah. Kasi nakakapagod siya. Nakakapagod yung procedure, pagpa-plan siya, pag-blow dry, pagpapatuyo ng buhok. Ganun. See you after 3 days. Bye-bye muna. Bye!